Hello guys, welcome back to our channel again. So andito na naman tayo guys sa ating Sari-Sari Store Business at dito sa ating YouTube channel. At ito ay magbibigay na naman po tayo ng ating update, ang ating tips dito sa ating Sari-Sari Store Business. Alam nyo ba guys, isa sa mga sikreto ng mga Sari-Sari Store ay kailangan mayroon po tayong kagamitan. Yung kagamitan natin na pampabilisan, yung kung saan tayo mapaparami ng ating benta kapag tayo mayroong kagamitan. So kailangan din natin guys na mag-invest ng kagamitan sa ating tindahan. Hindi lang po yung mga produkto na hindi lang po yung mga produkto yung ating binibili, kailangan din natin mag-invest ng mga kagamitan kagaya ng mga calculator, mga ballpen, mga rep, mga chiller, mga freezer, ay kailangan din po natin ito sa ating tindahan. Minsan yung mga computer, kailangan din natin yan, yung Xerox machine, ay kailangan din yan dagdag pagkakitaan din sa ating tindahan. So, ano nga ba itong ating pag-uusapan ngayon guys? Ay ito yung tungkol sa ating kagamitan, yung ating chiller ngayon. Dahil papasok na po yung summer, ay kailangan na po natin mag-ipon-ipon para sa ating pag-iimbest sa isang kagamitan natin na pwede nating pwede na niyang palaguin yung ating tindahan. Kasi ako nung binuksan ko itong ating tindahan guys, ay bumili din ako ng agad-agad ng chiller na nagpa-boom yung ating mga soft drinks, kaya gustong-gusto nilang bumili dito sa atin guys kasi napakalamig nga po yung ating soft drinks na binibigay sa kanila. Kaya yung ating chiller ay i-update natin ngayon sa inyo kasi alam ko ay 3 years na tong ating chillers guys at sasabihin ko sa inyo ay wala pa pong naging problema yung ating chiller. So eto, tignan natin at silipin natin yung ating ginagamit na chiller at baka sa inyo ay alam nyo guys, nung nabili ko tong chiller na to ay laking-laking ang discount ko dito sa Fujidenso chiller. So eto yung ating ginagamit na Fujidenso at napaka ganda po ang kanyang performance dahil 3 taon na guys ang naging problema ko lang noon ay nag-stack lang yung fan. So lumalamig siya pero hindi siya umiikot, pero nadumihan lang pala yung loob ng fan niya. So eto, siguro pang 3 vlog ko na to guys yung ating Fujidenso. Bakit napakahalaga sa isang Sari-Sari Store nang mayroon tayong chiller? Kasi tulad nga ng aking sinabi ay mas nakakatipid po tayo dito sa Fujidenso kaysa doon sa rep na sarado bukas na kukunti lang yung laman. Dito guys ay napakadami pong may ilalagay na laman sa baba. Yung ating litro ay papasilip natin mamaya kung gaano siya karami ang laman nito. So eto kasi ang chiller, kagandahan ng chiller guys, kapag na-reach niya yung lamig, kusya siyang titigil, pwede mong lalagyan ng mga gulay, yung mga tawag nito mga left, yung hindi nyo na ano na pagkain ay pwede nyo ilagay dito para mamaintain niya yung lamig. So napakaganda po ang ating Fujidenso chiller. Ito po ay 24 cubic to, mataas na, matangkad na ko, mataas pa siya. So ayun, napakaganda kasi 3 taon na guys hindi pa siya nagluloko. Hindi ko ito binubunot, dire-diretso yung dire-diretso umaandar siya kahit gabi ay dire-diretso siya, hindi ko siya binubunot. Ang pinapatay ko lang yung ating itong ilaw niya. So andito sa taas yung kanyang switch, nandito lang sa taas yan, ganyan lang. So pag binuksan mo ay on na siya. So napakaganda kasi tingnan guys pag meron tayong chiller sa Sari-Sari Store, eh, si customer ay titingin lang dito kung ano yung gusto niyang chiller ay gusto niyang soft drinks ay makikita niya dito. So ang Fujidenso ay double yung kanyang salamin dito, isa doon sa loob at saka isa din dito sa labas. So ang katangunuan yung iba, bakit daw nagmo-moist yung salamin ng Fujidenso dito sa harap, ay talagang ganyan po talaga siya, lalo na kapag sa umaga, pagdating mo ng umaga ay nagmo-moist dito. So pupunasan mo na lang siya, normal lang po yun guys, normal lang po yun. At kailangan yung dito sa gilid ng Fujidenso mo ay mayroon siyang hangin, may ventilation siya, may space siya para hindi siya masuffocate yung init niya dito. So makakapaglaro yung kanyang init. So ayun naman ang kanyang drainage ay nandito sa baba, dito lang sa baba guys. Ay wag po kayong mag-alala kung hindi niyo makita yung drainage. So sisilipin natin yung loob ng aking chiller kung ano yung ginawa ko, kasi minsan yung mga kagaya na ganito ay ang hirap patayuin. Yung ganito, yung halimbawa, yung kanyang puwet, makikita nyo naman yung puwet, hindi siya
flat ay ang hirap patayuin dito sa Fujidenso dito sa mga screen niya. Pero ang ginawa ko ay nilagyan ko siya ng karton guys para magiging flat yung kanyang lalagayan. Yung iba, ang nilalagay ay yung plastic tray na may butas-butas. Pero sa akin ay tawag dito yung karton, tapos mayroon akong mga makakadaan yung kanyang hangin, kaya okay lang siya, tuloy-tuloy yung kanyang lamig, ng circulation ng lamig. So ayun, mag-invest po tayo sa ating chiller. Kapag summer na summer ay mas lamang po tayo, dahil mas malamig yung paninda natin, ay mas gustong-gusto ni customer. Iba kasi yung dating niyang nakikita niya yung ating inumin dito na malamig na malamig. So silipin natin yung ating loob ng ating chiller guys. Dito guys, yung ating dito ako mag-ayos sa mga dito sa taas-taas ay yung mga ganito, yung mga chucky, yung mga maliliit dyan, kasi dito siya nilalagay yung mga coke na maliliit dito sa taas. Tapos yung second layer ay yung mga ano na. So ito yung sinasabi ko guys na mahirap itayo dito kapag di na matutumba, kasi wala siyang ano dito sa ano niya. So delikado kasi minsan kapag punong-puno yung hindi kagaya ng sito na plat. So okay yan. So mapapansin nyo, nilagyan ko ng karton dito guys, tapos dito hindi ko nilagyan lahat para makapag-circulate yung lamig. So mapapansin nyo ay nag-a-ice din minsan dito. So okay lang yan, normal lang yan. So ganyan talaga siya. So dito sa third layer, yung ganyan din, meron din akong pasingawan dyan. Kasi tulad nga lang sinabi ko, matutumba siya. Pag maramihan na yan, dito ay maramihan. So hindi siya pwede, kaya mas maganda nga yung tray na plastic, ilagay nyo dito yung butas-butas, ay mas okay siya. So ayun, para safe tayo, kasi lalo-lalo kapag dibote yung nilagay mo dyan na tumbaan, madadali yung ating salamin dito. So mag-ingat po tayo dito ang paglalagay natin. So kagaya nito, okay lang to kasi medyo mabigat, at saka flat na yung mga flat yung kanyang pritan. So hindi ka mag-worry na matutumba. So yan ang ating mga red horse, at talagang malamig na siya guys. So at dito naman yung ating mga tawag ito, litro. So may mga litro tayo dito guys. Yan ating litro, saka yung ating 500 dyan na. Bakit nga ba dito sa baba yung nilalagay yung ating mga litro? Kasi siya yung mabigat, at hindi siya pwede dito sa taas, para hindi siya, pag matumba man ay hindi siya mababagsak dito sa baba. So yun guys yung ating update dito sa ating chiller. Ay kailangan mag-invest po tayo ng chiller natin dito sa ating tindahan para mas maganda yung ating takbo ng ating business. So ayun guys, 3 taon na yung ating chiller dito sa ating tindahan, kasabay nung nag-open tayo. At siyempre 1 taon pa lang ay nabawi ko na agad yung pinangbili ko ng Fujidenso chiller. Sabi nga ng asawa ko ay gusto ko pang magdagdag ng isa yung chiller din. Ilalagay ko dyan sa labas, kasi minsan mayroon tayong backup dun sa loob na freezer, pero ay na ref. Pero yun nga, tulad nga ng sinabi ko, minsan pag summer talaga ay nagkukulang. So ang gusto ko ay magdagdag ako ng isa pang chiller dyan. Sana hindi po magbago yung ating customers sa summer. Pinag-aaralan natin, dahil mayroon na nga po tayong kakompetensya. So sana ganun pa rin yung takbo ng ating mga malamigin. So ang court kasi kapag summer ay napakadami po yung ating activities dito, kaya sunod-sunod sila dito. Nakikita nyo naman yun sa mga previous na vlog ko, kapag may event dito ay halos hindi kakayanin ng 1 tao dito sa tindahan natin guys. So maliit lang tong ating tindahan, pero kapag may activities dyan ay napakarami pong nabibili ng mga soft drinks. So yun lang muna guys, kahit anong yung ating kukunin, Fujidenso man o kaya Kondura, alin sa dalawa na yan ay napakaganda pong gamitin na chiller. So ang techniques dyan para hindi siya madaling masira, tulad kasi ng iba nang ginagamit, nagtatanong dun sa ating vlog na una,
kapag gabi daw ay binubunot yung unit nila, tapos kapag umaga ay saka na naman na sinasaksak. So mali po yun, kasi ang chiller kapag malamig na yung mga items dyan sa loob ay hindi na po siya umaandar, minimaintain na lang niya yung lamig dyan sa loob. Kapag naman nung kapag umaga na, ay kahalimbawa binunot mo sa gabi tapos sasaksak mo sa umaga, tuloy-tuloy na andar na yon hanggang sa palamigin na naman yung another na palamigin na naman niya yung nandiyan dyan sa loob. Hindi katulad ng pag hindi mo binunot ay tuloy-tuloy yung lamig niya pero hindi siya umaandar. Kapag bumaba na naman yung lamig niya, aandar lang siya ng konti tapos mini-maintain lang niya. So at saka hindi safe pa yung unit mo kasi hindi bunot saksak, hindi bunot saksak. So ayun ang ating diskarte, hindi na natin binubunot. So sana ay tumagal yung ating pudidenso, kasi yung mga iba natin nakikita ay minsan isang taon pa, dalawang taon ay nasisira na yung kanilang pudidenso dahil nga sa maling paggamit nila. So ayun ang tips ko sa inyo guys, ay wag na lang bubunutin, kasi i-setting nyo na lang sa ibaba na lang yung setting nyo. Kapag kagabi na, iba, ipupunta, idadalhin nyo na lang sa 3. Pagkahapo ay pagkatanghali na ay ibabalik nyo na lang sa 4 yung setting niya para mas malamig yung kanyang mga soft drinks. So ayun muna guys yung ating tips ngayon. Mag-invest po tayo ng kagamitan sa ating tindahan dahil mas attractive din siya at iba rin yung dating kapag meron tayong chiller. Kasi lalo kapag nakikita ni customer na may ilaw yung chiller natin, nakikita niya yung andun sa loob, ay mapapabili po siya. So minsan kasi nakatingin dito sa ating paninda dito tapos nakatingin doon sa loob, ay talagang makapamili siya ng kanyang iinumin. So ayun muna guys yung ating latest update po natin. Mag-invest po talaga tayo sa ating mga kagamitan dito sa tindahan at para mas convenient po tayong kumilos at saka hindi naman po tayo mapahiya kay customers kapag naghanap ng malamig na tubig, ng malamig na soft drinks. Yung ating naman ibang okay lang naman kung may rep ka, kung marami kang rep, kasi mas may advice ko sa inyo, etong ganito ay napakarami po ang kanyang ilalaman, bali kayang-kaya na ito ang 3 rep ang katumbas ng isang chiller na ito, hindi gaya ng bumili ka ng 3 rep ay mas malaki po yung makukonsumo kaysa iisa lang ng ganito, kasi napakarami pong pwedeng ilaman yan at napakalaki po yung pudidenso na yan. So ayan muna guys ang tip ko sa inyo. Mega shoutout na lang sa inyong lahat, sa lahat ng ating nanonood dito sa ating YouTube channel. At hindi po muna tayo makapag-vlog ng tanghali dahil yun nga ay nasa trabaho pa tayo kapag tanghali guys. So isang gabi muna tayo mag-update, mag-vlog dahil wala pa yung customers at malapit na po tayong mag-close, kaya isisingit na lang muna natin ang konting vlog natin. So hanggang doon na lang muna guys ang ating latest update natin. Mag-ano po tayo, konting-konting ipon lang para makabili tayo ng kagamitan sa tindahan. So hanggang dito na lang guys, bye!